Magandang araw po mga ka-farm. Ayan, so tayo po ay live dito ngayon kay Boss Antonio Vergara area dito po sa Dasmariñas, Cavite. Ayan, ito po ay isang mango variety farm. So ngayon po ay ito po ay isang 43 Duffy. Ayan, 43 Duffy na area natin. Na ngayon po ay tayo ay nasa second hugas application. So ito po yung nag-emergency hugas tayo dahil inulan po tayo ng full bloom for 4 days. Then tayo po ay nag-partial hugas ng day 32. At yun nga po, hinayaan po natin ng maka recover. Binalikan po natin ito ng day 37. At ngayon po ay ito na, day 43 mga ka-farm. So kung mapapansin nyo po, ang atin pong sprayman ay atin pong binigyan ng instruction na tayo po ay mist spraying, pero malakas po ang pressure. Ayan po, yan. So dahil po ang nangyayari po kapag ganito po na 43 days, kapag po sobra ang lakas ng buga ng atin pong nozzle, o na masyadong malakas po ang pressure ng tubig ng atin pong mga sprayman, nadadamage din po yung atin pong mga bunga. So nai-stress, kapag tinamaan po yung tangkay ay napuputol po yan. So yung ganyan po kalakas na bunga ng lason na nababasa po yung atin pong mga butil, yan po ay yan po ang napakahalaga sa lahat, no? Dahil yan po ay kumpleto na, meron po tayo dyan na tinatawag na bio-stimulant foliar, meron po tayong difenoconazol po na fungicide, at meron po tayong broad spectrum na fungicide, at meron po tayong contact at systemic po na insecticide. So no mention na lang po sa mga chemicals na ginamit natin, pero yan po ay makikita nyo rin naman sa atin pong YouTube channel. So iniiwasan na lang po natin na tayo po ay mabash sa atin pong mga mixing ng lason, dahil lagi po nilang sinasabi na mali yung atin pong mga way of mixing. So ipinapakita ko po sa inyo na kapag po yung grupo ko yun pong gumagawa ng akin pong mixing at activity, ay ganito po ang mga nagiging resulta. Ayan. So dahil po nagkaroon ng mist spraying kami ng dalawang magkasunod sa partial hugas at saka yung amin pong first hugas, yan po yung amin pong mga butil mga kaparm. Ayan. Halos siya po ay kasing laki na po ng daliri mga kaparm. Ayan po. Ayan, halos kasing laki na po siya ng hinlalaki. At meron pong kasing laki na ng hinlalaki. Ayan po, ayan. Sa ngayon, hinuhugasan po natin ang atin pong mga butil na yan na inulan ng full bloom, na kala po nila ay wala na. Pero ito po ay pinanghawakan natin na ito po ay kaya po nating palusutin. Ayan. Ayan po. Ito, may bahay. Ayan. Yun po, si Kuya Idle. Yun pong sprayman natin, si Paring Gilbert. At ang hostman po ay si Paring Bulldog. Isa pong katutubong mga yan. Ayan. So ito po, ikita ko po sa inyo ha. Ayan po, at kumikinang po ang atin pong mga butil. Ayan po, yan. Ayan, wala po kayo makikita na kagat ng kurikong. Ayan po, ayan. At ito pong area na ito ay baluarte po ng kurikong. So sabi ko nga, mismong yung dati pong sprayman na nag-aasikaso nito ang makakapagpatunay po na ito po ay sinukuan na niya. Yan. So hingan po natin siya ng konting mensahe o kuro-kuro tungkol po sa atin pong mango spraying protocol na ginagawa dito. Shoutout po kay Boss Gani na ngayon po ay medyo busy sa kanya pong business. Kaya tayo lang po ang nandito ngayon. Ayan. Ayan po. So ito po ay hindi pa po na isprayan dito. Ayan. Makita ko lang po sa inyo. Ito po ay tanggal na po ang kusot mga kaparm. At ngayon po ay na talaga pong ano na siya. Hinihintay na lang natin na siya po ay magbawas. So magbabawas po yan. Ayan po ay napakarami pa po ng magbabawas dyan mga kaparm. Ayan. At ito po yung gamit ni Kuya Terso. Ayan. Ayan po, oh, talagang ano na niya, ginarahin na po niya mga kapan. Peterso, intervene lang itang konti, tanggal ng konti face mask.
Ayan. Ayan. Ayan po si Kuya Terso. Anong pangalan mo? Anong kumpleto ng pangalan mo, Kuya? Terso Bautista. So, si Kuya Terso Bautista po ay ilang taon ka ng sprayman? Nagpapabunga ng mga? 30 anos na. 30 taon. 30 taon. So, itong area na to, mula nung nagkakurikong ay sumuko ka? Ay, talaga sumuko ko. Sumuko ka na talaga? Oo, talaga sinukuha mo na siya. So, sa experience mo dito, pag tinatamaan ka ng kurikong, anong nararamdaman mo? Bay, syempre, malungkot. Malungkot? Hindi na talaga kaya. Talaga, hindi kaya matanggal eh. So, ibig sabihin, Kuya, inamin mo na yung mga dating sistema ng pagmamangga ay hindi na uubra sa ngayon. Hindi na. Hindi na talaga. Hindi na talaga. Iba na talagang palakad ngayon. Ibang palakad ngayon. So, ngayon, Kuya, dahil nandito na rin lang naman ako at nagsishare ako ng idea sa'yo, ito ay hindi scripted. Sabi ko nga, kung ano yung gusto mong sabihin, sabihin mo. Kasi ang gusto ko ay hindi tayo drawing, ano Kuya? Yun lang ko sinasabi. So, sa observation mo, mula na tayo nag-spray ng pampabulaklak, insecticide, inulan ng full bloom, naghugas tayo, hanggang sa ngayon na nagpapalaki tayo ng mga bunga. Anong masasabi mo sa ating protocol? Okay. Wala masasabi talaga. Maganda talaga ang ano talaga. So, nung inulan tayo ng full bloom, ilang araw at ilang gabi tayong inulan ng full bloom? Ba, ilang araw din yun. Ano? Apat, no? Bale, oh, apat. Bale, apat. Mm. So, kabanguhan-kabanguhan, dinaanan tayo nung may low pressure area. Oh. Yeah. Tapos, nag-spray tayo ng day 30 na umitim yung ating bulaklak. So, nung umitim yung bulaklak, nag-spray tayo ng ating tinatawag na emergency hugas. Anong naobserbahan mo? Bay, gumanda lalo bunga nung nahugasan ng Nung alanganing, alang-alanganing size. So, ang napansin ko dito, Kuya, ang hoppers, hindi nakapasok, no? Hindi nakapasok. Hindi nakapasok. So, dahil na rin siguro sa yung antag dito, yung monitoring mo, yung monitoring mo. Kasi dahil dati ka nang magmamangga, naging mahalaga sa iyo yung monitoring. So, kapag tumatawag ako sa iyo at tinatanong kita kung anong sitwasyon, lahat ng sagot mo sa akin ay tama, accurate. So, ang trips, wala na rin. Wala na rin, bagsak na rin. So, fungus, makinis ang ating mga bunga. So, yun nga, yung mixing natin, unti-unti, nalalaman mo na rin. So, ikaw na makakapagsabi kung gaano ba kahusay yung ating ginagamit na mga sistema. Ay, talaga mahusay. Hindi talaga mahusay. At kitang-kita na bunga. Ayan. Kitang-kita na, hindi sa panloloko. At nakikita nyo naman din sa video. Inulan pa to. Hindi ako nagyayabang sa inyo, takobante dito sa manggaan to. Ako dating namumuhunan dito. Sa observation mo, Kuya, sa pagmamangga mo, kapag ganyan na nakakalaki na ng hulin ang butil, anong pakiramdam na? Bay, maligaya na. Pangitan. Pangitan na. Pero, hindi po na natin siya ipapabalot kasi ang daming papel natin magagamit dito. Marami. So, papabawasin muna natin siya. Antayin natin siguro mga 50 days, ano? Mga 50 days. Yan. Observahan. Tapos, magdidilig pa rin tayo ng plant growth or liquid foliar dyan sa mga puno na yan. Kasi nakalutang yan eh. Lutang po ang ugat niyan. So kami po ay magdidilig dito ng mga liquid foliar o mga plant growth. Yan. Ito po yung didiligan namin. Kasi ito po ay lutang na. So wala itong abono pa ever since, no? Wala pa rin abono. So yun nga. Tayo po ay nagre-rely base po dun sa kanya pong observation. So katulad po nito, oh. Yan. Ito yung ugat po niyan. Ang ugat po ng mga mangga dito nakalutang na yan. Yan. So, ibig sabihin po, mababa po ang tayo ng tubig dito. Kaya kailangan po suportahan ito ng dilig ng may kasama pong foliar. So, i-update ko rin po kayo kapag ginawa po namin ito next week. Ito po ay i-apply namin dito para po kayo ay i-update namin sa amin pong mga activity. Ayan. So, syempre, ito po ay gagamitan namin ng secret weapon kapag medyo malaki-laki na po ito ng konti. Sa mga nagtatanong po pala sa secret weapon natin, ito po ay sariling way of mixing natin, mga ka-farm. Medyo controversial lang po ito dahil marami po nagsasabi na yung atin pong mga ginagamit na po ng mga lason ay mali-mali yung atin pong mga mixing. Kaya mas pinili na lang po natin na tawagin po itong secret weapon, mga ka-farm. Kasi nga po, hindi po itanggap ng mga eksperto ang atin pong mga ginagawa. Na like ko pong sinasabi,
Kung magkakaroon po ng pagkakamali sa aplikasyon nito, syempre yun nga, yung close monitoring, ay maaari pong hindi natin makuha yung eksakto po na resulta. So, ipinapakita ko lang po sa inyo na lahat po ng area natin na ginagalawan ng ating pong mga sarili pong spray man, lahat po yan ay positive ang result, mga ka-farm. Yan. So, si Paring Gilbert po, in-adapt na rin po niya yung ating pong tinatawag po na mist spraying. Ayan. Ayan po. Ito po ang ating butil. Ayan. At yung ating pong katutubo po na mangyan na spray man, kasalukuyan po ay marunong na. Ayan. At naka-face mask na rin. Ayan po. Paring Gilbert, kaway-kaway, message mo sa mga bashers natin. Oh. Maraming kalami sa inyo. Oh, yun siya, magsalita. Oh. Oh, ano masasabi mo? Maraming salamat po sa inyo. Oh, yan. So, dahil sa inyo, hindi kami mag-improve na mabuti. Yun. So, shoutout po pala. Talikod. Shoutout po pala sa Up 75 ng UPL. Ayan. Eh, boss Joshua Brillo. Ayan, boss. Another area natin ito, boss. So, isasama kita dito. Minsan, pag pumapasok ka na, so, nakabakasyon lang po, nakalibang ating boss. Ayan, Kuedle, kaway mo na. Ayan po, si Paring Bulldog. Hindi na lang po sa flower induction, hindi na rin lang po sa simpleng pag-i-spray ng insecticide, hanggang po sa masiselang aplikasyon po ay pinagkakatiwalaan ko na rin po ito. Ayan. Kasi sabi ko nga po, kapag ganito na po ang stage ng atin pong mga butil, dapat po ay walang lisan. Dapat po lahat ay tinatamaan ng lason. Ayan. Kapag ganito na po ang sitwasyon ng mga butil natin, wala na po tayong dapat panghinayangan. Ayan. Kasi positive na po ito eh. Positive na po ang resulta nito. Ayan po, ayan. Ayan. Ayan po, ayan. Ayan po. Ayan po mga ka-farm. Ayan. Ito po ay mga sariling area natin. Ayan po, ayan. Ayan po, ayan mga ka-farm. Ayan. At kung ano po, yung akin po mga itinuturo online ng mga chemicals. Ayan din po yun. Oh, na nagkakataon lang po na minsan nagkakaubusan po ng supply sa mga ibang tindahan. Kaya tayo po ay nag-alternate ng iba pong mga ginagamit natin na lason. Pero, the same pa rin, kung ano po yung nasa protocol natin, yun po talaga lahat ng ating pong mga ginagamit, mga ka-farm. Yan. Yan po yung kapuhan ng area na ito. Yan. Boss Antonio Vergara. Yan. Mga nakadapa po ang puno niyan. Yan. Ito po ay almost 100 trees. Yan. Na puno. So, although ito po yung nakapakod na, saka na po itong mga separators. Ayan po. Ayan, makita ko po sa inyo, ha. Ayan po. Ayan. Ayan po. Ayan po sila kalalaki, oh. Ayan. Masyadong maaga po itong balutan. Like kung nga po sinasabi, na kung gusto po nating makatipid sa labor, ay huwag po tayong magbalot ng masyadong maaga, mga ka-farm. Ayan po. Ayan. Napakarami po niyan. Ayan po. Shoutout po kay Boss Antonio Vergara. Shoutout po kay Boss Gani, yan, kay Kuya Terso, yan, at sa mga spray naman namin, kay Kuya Boy, kay Gilbert, kay Kuya Gaudi, Paring Bulldog, at syempre, yan, sa lahat po ng mga naging kasama natin dito sa ating area. Farm manager ko po, si Paring Marlon Lagman, ayan po. So, ito po ang buong katotohanan ng ating pong area dito po sa Las Marinas, Cavite. With Boss Antonio Vergara, Aguimaras Mango Farm. At syempre kay Kuya Terso, yan, na siya pong farm trustee dito. Yan, umamin na po siya na hindi na po uubra yung mga dating sistema dahil po ang labanan po ngayon sa pagmamangga ay kailangan na po ng bagong mga timplada. Ayan po. Yan, napakarami po niyan mga ka-farm. So muli, happy farming and stay healthy. Subscribe lang po Ka-Farm TV at update po kayo sa mga susunod nating spray. At kami po sa sunod ay magdidilig naman dito kasi napakainit po. Init naman po ang pumalit at ito po ay kailangan pong masuportahan ng pulyar na nanggagaling po sa puno at ito po ay didilig natin na may kasama pong tubig
At ito po ay gagamitan natin ng drum at water pump, mga kaparm. God bless po. I love you all.